Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. Hello mga ka-viewers. Mga ka-viewers, inindurso na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga dusi na kandidato sa mga senador. This coming election po. Dito mo masasabi kung talagang panakot na ba ito sa mga kalaban niya. Ang sabi naman ng iba, nagsalib pwersa na daw po sila kay Pangulong BBM. Dahil yung mga inindurso po ni Pangulong BBM ay hindi po basta-basta na mga kilalang political po na kaya alamin na po natin kung sino po yung 12 candidate senatorial sa lineup ni Pangulong BBM sa darating po na eleksyon. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak. Pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Ang una sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon, siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benhur Abalos. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Nasa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na. Dapat better! Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas 5 dekada sa taong bayan. Ano man ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa motto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA. Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay siya nang yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya,
sigurado ang kanyang IMI solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas. Mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao! Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Vice Gobernador, Gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, Senador, talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang Big Brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay senador. Mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nangihilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso. Mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo Kakampi ng Inaapi. Ayon, ang aking 12 na sahanay ng nagpamalas ng husay sa pamumuna, hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa isang mas magandang bukas. Tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. 8 po sa ating hanay ay veterano na senador, Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto at Tolentino. 7 ang may karanasan sa Kongreso, Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo at Villar. 5 ang nahasa sa lokal na pamahalaan, si Amy sa Ilocos Norte, Lapid sa Pampanga, Revilla, Cavite, Binay sa Makati, Tolentino ng Tagaytay, Tito Sen bilang mayor, vice mayor ng Quezon City. 4 din sa kanila ay nagsilbi bilang miyembro ng kabinete, Abalos sa DILG, Tulfo sa DSWD, Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino sa MMDA. Pagdating naman sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao, Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Gensan. At si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Bukod pa ron, ang unang Vicente Soto ay naging senador ay taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Amy ay 100% Waray. At ang tatlong malalaking rehiyon ng gitnang Luzon, Kamaynilaan at Timog, Katagalugan ay may boses sa ating kupunan. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa.
sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang. Mga ka-viewers, sino po yung beat nyo sa endorso ni Pangulong BBM sa darating po na senatorial candidate itong eleksyon? At sino din po ba ang hindi nyo beat, i-comment nyo lang po dito sa comment section para pag-usapan po natin kung talaga ba hindi nyo sa beat or beat nyo ang tao na ito. At ano ang masasabi nyo sa ibang politician na sumanib sa kay Pangulong BBM na dati niyang kalaban? Di kaya, nagpakita lang ba sila ng gilas sa mga kalaban nila na sanib versa na po sila para po sa darating na eleksyon ay napakalakas po nila? Mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo po yung video na ito, please like and subscribe para notify po kayo sa ating mga bagong video. Maraming salamat po mga ka-viewers. Thank you and God bless you po.